Ito daw is para sa ating plants. Tinawanan lang ako ng seller kasi sabi niya, hindi, normal po yan sa kanila, basta ang gusto nila. Hello everyone! Welcome back to our channel. In today's video ay may gagawin na naman tayo or magtatanim na naman tayo. But in today's video ay etong aking mga fitonya na different varieties. Madami akong fitonya dito, nandun. At nga pala, yung sa Pampanga ko, hindi pala fitonya yon. Sabi nung seller, fitonya. Eh, ako naman, syempre, hindi ko pa alam yung mga different varieties ng fitonya. Pinakita ko ngayon sa binilhan kong seller sa Farmers Cubao. Sabi niya, hindi po fitonya yan. Sabi niya, ay, ganun. Buti na lang pala, 80 pesos ko lang siyang nabili. And okay lang, kahit ano. Kasi nagtataka ako kung bakit, ano, yung aking mga fitonya dito ay malungkot yung dahon. Pero nung binili ko naman siya, okay naman yung dahon niya. Or ganitong kalas siya. Or ganitong katayo yung mga dahon niya. And then, ilang araw lang, umaano yung dahon niya, lumulungkot. Pero, syempre, meron na tayong konting knowledge sa mga fitonya. O, magbibigay ako ng konting care tips sa ating mga fitonya. Yung potting mix na ginamit ko sa aking mga fitonya, actually, hindi lang to yung fitonya ko. Meron pang, ano, unang-una kong nabili ay sa Farmer's Garden. Sa marketplace ko siya nabili. So, kung gusto nyong bumili kay Anis Garden or AANI. AANI Garden ko siya nabili. Yung AANI Garden shop ay located sa Cubao Circle or doon sa mga halamanan sa circle doon, at bumili ulit ako sa kanya. Matagal na to eh, ilang linggo na tong nabili pero hindi ko pa rin siya nare-repot kasi yung paso or yung pot na gusto ko sa aking mga fitonya ay hindi pa rin siya available. So ngayon, kailangan ko na siyang itanim kasi wala na akong maitanim eh. Gusto ko ring ipakita sa inyo at gusto ko ring magbigay ng ilang care tips na natutunan ko para dito sa ating mga fitonya. Ito muna yung gamitin nating ano, pot sa kanya. Ito yung ilan sa aking nabili. Bigyan ko kayo ng apat na klase. Magkakaibang variety ito guys. So, ayan, dito siya nakalagay sa ganitong pots. Nabili ko siya ng 15 pesos yata, malapit dito sa amin. Ito pa oh. So, kung magtataka kayo kung bakit nakalagay siya or nakapatong siya sa Tupperware na to, yan yung i-discuss natin mamaya. Ayan oh, dalawa pala yung nabili kong ganitong klase. So, una natin gagawin dito ay magre-repot tayo and then i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung mga care tips na alam ko sa ating simple care tips lang na alam ko dito sa ating mga fitonya, lalo na dun sa mga taong hindi alam yung kung paano sila alagaan, sobrang dali. Pero before that, gusto ko lang magpasalamat kay Ate Rowena Balangon. Ayan, pinadalhan niya ako fresh from Singapore. Ayan, tingnan niyo naman yung mga padala niya sa akin. Papatabain mo ako ate ha. Viewer din natin siya, si Ate Rowena Balangon, pero naging friend ko na siya matagal-tagal na din eh kasi yung nagkakausap kami sa Messenger, ayan, kwento-kwento, tapos yung ugali namin is parehas, parang ayun, nagkakasundo kami magkwento-kwento and then, nagulat ako, hiningi niya yung address ko, ayun, may pinadala sa atin. Ito daw is para sa ating plants at meron pa siyang ganito, ano to? Ayan, thank you so much. Perfect sa suot ko ngayon. Parang pawis na pawis ako dito. Pinadala niya tayo ng dalawang bote ng Starkel G. Ginagamit ko to sa ating mga succulents. So, iba-iba yung takal. Sa pagkakaalam ko, iba-iba yung takal na inilalagay nila sa potting mix ng succulents cactus dito sa Starkel G na to. Pero yung amount naman ng Starkel G na inilalagay ko doon sa potting mix ng succulents ko is nagwo-work. Yung iba, 1 teaspoon ang inilalagay lalagay nila sa 5 kilos o potting mix. Meron namang 2 to 3. Meron namang 1 teaspoon sa isang pot na malaki. Iba-iba guys. So, kung ano yung nagwo-work sa inyo, yun yung susundin nyo. At itatabi ko lang to. And then meron pa tayong na tanggap. Ito oh. Galing din siya kay ano, kay Green Nook PH. Pinadalhan na niya ako dati. Pinadalhan na naman ako. Thank you so much. Basahin natin yung letter. Hi Miss Ken, Merry Christmas and Happy Holidays. We are very thankful to featuring us on your vlog last time. We were surprised that we are a lot of plantitas and plantitas who are starting to collect Sansevierias now. A token of appreciation, we are giving you our newest Sansevieria Cleopatra, the Queen of Sansevierias. Wow! From us at Green Nook PH, ito ay si Bonsil. Ito ay si Bacularis. Ayan no. Ito ay si Francisi. At ito yung queen, si Cleopatra.
Ayun o, thank you so much, Green Nook PH. Ang dami na nating mga sansi dito. Ilalagay ko lang siya dito. Ang kagandahan kasi, doon sa mga pinapadala sa atin ni Green Nook PH or yung mga binibili natin, nakaganito na siya. Tatanggalin nyo lang yung tissue, yung plastic, and then ready na siya i-display sa ating mga center table or kahit saan yung ilagay. So, last na to guys na i-open natin. Galing naman siya kay Hernandez Kent Morris Alcos. Galing siya sa Taguig. BGC Taguig. Wow! Taga BGC Taguig. At may pa letter. Basahin natin si letter. Thank you for being so nice. Stay humble. Shout out to the artsy seller who made these cute pots. Ang IG niya ay hand-painted ni Mari at ang FB niya is Diane Simon. Tignan niyo ang cute! Ano kaya ilalagay ko dito? Naku, magugustuhan to ni Dara, oh. Tignan mo, oh. Ang cute! Ito yung second pot na na-open natin, you grow girl. Thank you, Kent Morris, sa iyong pag-gift sa akin at sa gumawa nito ang hand-painted ni Marie. So, ngayon naman ay magpapat na tayo nitong ating mga fitonia dito at sa mga naghahanap ng care tips ng mga fitonia or sa mga naghahanap for beginners, ito yung masasuggest ko sa inyo. Lalo na kung walang gaanong araw sa inyo. Ito is perfect for indoor. Pwede siya ng bright light lang. Pwede nga wala eh. Kasi yung ibang fitonia ko nandun lang sa gilid, hindi siya naaarawan. Okay naman. Ito pala. Oh, ayan. Wala siya sa arawan. Ipapakita ko lang ulit sa inyo yung aking anim na klase ng fitonia dito at kailangan ko na talaga silang iripat kasi namamatay na yung ibang dahon. Nagsisiksika na kasi sila dyan. And then, eto yung gagamitin ko. Look nyo yung cockpit nila, yung binilhan ko sa Marikina. May halo na siya, hindi ko alam kung garden soil or vermicast or kahit ano. Pero gusto ko yung pagkakahalo nung ano nila, nung kanilang cockpit. Kasi meron akong nabili before na cockpit. Ano siya? Cockpit siya talaga. Kailangan mo pa siyang haluan. Magkikita kayo dito ng mga rice hull kasi ito yung natira ko before kasi nagripat-ripat ako. And then hinaluan ko ng rice hull. Yung mga natira ko, isinalin ko na ulit sa sako. Pero okay lang naman. Tapos ginaganyan ko lang yung ilalim. Yung lubog yung ilalim. And then magre-ripat na tayo. Ito o. Tataktak nyo lang. And then, ayan. Look nyo yung mga ugat-ugat nyo, oh. Diba? Kaya kailangan ko na siya talagang iripat. Madaling matuyo yung potting mix nila. So, habang nagre-ripat ako, pag-usapan na natin yung care tips na ibinibigay ko sa aking mga fitonia. Sa magtatanong kung bakit ba yung ating mga fitonia is lumulungkot or nalalanta yung dahon, feeling mo lantang-lanta, umaano sila eh. Ipapakita ko sa inyo yung flush dito, yung ginawa ko. Pinicturan ko kasi nung unang-una yung nangyari sa aking fitonia. Sabi ko sa seller, bakit anong nangyari, ganyan-ganyan. Yun pala, nauhaw lang. Kinabahan ako ng todo kasi ang dami kong biniling fitonia. Nabili ko pala siya ng 300 pesos. Pero pag maramihan ang bili nyo, po pwedeng 280 pesos. 6 pieces pataas. So, nagkalat na ako dito sa garden. Ayan. So, ang sekreto lang para tumayo yan, painumin nyo ng tubig. Ang ginagawa ko, dinodouble pot ko siya. Kasi mas gusto niya nung ganun. Katulad nito, hindi ko pa siya talaga nare-repot. Gusto ko lang bottom watering ang gawin sa kanya kesa dito ko siya aanuhan, didiligan sa pinakaibabaw. Wala lang, artiko lang. Ayan. Cockpit, one sack is 300 pesos. Hindi pa pala ulit ako nakakabili. Ayan. So, ibig sabihin, mahilig po sa water yung ating mga fitonia. Huwag nyo silang i-overwatered kung ayaw nyong napuputol. Meron ditong na-overwatered, guys. Pakita natin. Ay, hindi pala dito. Yung sa dati pala yun. Ang nangyayari, pag overwatered, napuputol yung ano niya, yung stem. Dito, oh. Ayan, napuputol yan. Or kahit hindi mo siya nagagalo, napuputol. Hindi katulad pag na-dehydrated lang sila or uhaw na uhaw sila, nalalanta talaga yung dahon nila as in, ang lungkot at ang lambot-lambot ng dahon. Natawa lang ako sa sarili ko. Panic ako, eh. Kasi ang dami kong nabiling fitonia. Tapos, lahat sila ganun. Eh, 3 days pa lang na hindi ko sila na didiligan. Ganun agad nangyari. Sabi ko, hala, ang dami ko pa namang nabiling fitonia. Ganyan-ganyan. Yun lang, tinawanan lang ako ng seller. Kasi sabi niya, hindi, normal po yan sa kanila. Basta ang gusto nila, daily daw dinidiligan to. Ako, dinidiligan ko yung aking fitonia pag nakikita kong malungkot na yung dahon nila. Pero hindi ko siya daily dinidilig. Natatakot kasi ako ma-overwatered yung ating mga fitonia. Ang gaganda
kasi nung ano nila, dahon, di ba, yung print. Ito mga niriripat natin, na bottom watering ko na to, nung nakaraan pa, 2 days na ata, or 3 days. Kailangan ko na siyang diligan after 2 days ulit kasi etong potting mix na ginagamit ko sa kanila or etong kokopit ay basa po yan. Na-deliver siya sa akin ng moist. Hindi naman basang-basa. Moist lang siya. At yun ang gusto ng ating mga houseplant. Eto ring Fittonia na to ay yan ang gustong-gusto niyan. Laging malamig yung kanyang potting mix. So yan, mag-i-enjoy siya dito sa kanyang kokopit. Kung ang mabibili niyo naman na kokopit ay yung pure kokopit talaga, yung tuyong-tuyo siya or yung kulay ma-reddish-reddish pa or maroon ang color niya, ay haluan niyo na lang siya ng vermicast. Mas maganda yung vermicast ang ihalo niyo dito. Ayan, hindi ko pa na-try mag-propagate sa kanila or yung puputulin. Ang ginagawa ko, hinahati-hati ko lang sila. Meron akong Fittonia dito na ganitong klase, ang ginawa ko, tinanggalan ko lang siya ng stem. Inihiwalay ko sa kanyang mga kasamahan. Bilangin natin kung ilang stem tong 300 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 stems ang nabili ko sa halagang 300 pesos sa Anis Garden. A-A-N-I Garden. Hindi ko alam yung exact sa kanya, sa circle kasi wala, hindi niya sinasabi sa ako yung exact Kasi alam na daw nilalamove yung Anis Garden. Ayun, baka madami nga talaga siyang Fittonia. Nagtanong ako sa kanya kung kailan ulit may darating na Fittonia. Sabi niya matagal pa po ulit. So, papaano ba magbayad kay seller sa circle na hindi ka na magpapadala sa GCash or sa kanilang Paymaya, yung bank account, kung mga wala kayo nun. Ang gawa ko guys, sinuruan niya ako mismo na sabi niya si Lala Move driver na daw yung magbabayad. May additional 50 pesos pag si driver, Lala Move driver ang magbabayad sa kanya. So okay na. Kesa naman inisip ko mamamasahi ako. Oh, ito naman yung isang ireripat. Kesa naman bumiyahi ako. 'Di ba noon ang nabili ko lang sa circle ay yung Hoya, no? At saka yung mga pole. At saka hindi rin kasi ako maikot sa isang shop na ganun sa sobrang dami. Pag okay na yung mga nabili ko, hindi ko naiikutin lahat. Katulad sa Tabang Garden Shop, ba? Diba? Hindi ko na naikot lahat kasi okay na ako dun sa mga napuntahan ko . Pero ang dami pa rin sa Tabang ha, na hindi ko napuntahan. Ito yung next. Iba siya dun sa isa kasi mas darker to. Ito yung una. Tapos, ito yung sumunod. Ayan o. Mas darker pa doon. Tapos, ito, pinaka-light. Ayan o. Diba? Pinapalubog ko lang yung ilalim para, kasi itong ating mga Fittonia look o. Pag tinakta ko siya, ayan o. Naka-form na siya ng pots, kaya binubutasan ko or nilulubog ko yung gitna. And then, ayan na. Hindi ko na siya nilalagyan ng fertilizer. Basta tamang dilig lang. Mas maganda kung umulan, mag-ipon kayo ng tubig at yun ang ipandilig nyo. Kasi yan talaga yung gustong-gusto ng ating mga halaman. Kahit anong klaseng halaman, rainwater po ang idilig nyo. Ang bilis nilang tumaba. Lalo na sa mga succulents, ayan ang gustong-gusto ng mga succulents natin, rainwater. Pero kung walang rainwater, okay lang. Ipapakita ko lang sa inyo yung aking niripat at yung aking doggy. Syempre, tapos na, kaya yan, cotton, no. So, ayun lang, at sana nagkaroon kayo ng idea kung papaano ko sila itinatanim o iniriripat, yung kanilang care tips. Sana may natutunan din kayo kahit papaano, at mas maganda talaga, kokopit talaga yung gamitin yung potting mix sa kanila. Bukas na tayo mag-shout out, at thank you po sa walang sawang panonood sa ating mga video. I hope you enjoyed it, and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to my channel, Ken Candelaria, if you want to. And also, click the bell para manotify pa kayo pag may mga bago kong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!